Noong isang araw ay lumabas ang balita sa pagsama ni Kai Soto sa NBA G League at kung saan ay makakatimid niya ang tatlo pang elite prospects na sina Dashian Nix, Isaiah Todd at ang Fulham na si Jalen Green. Kaya kung ganito ang nangyari noon, ay we expect na ganito ang mangyayari ngayon. Kamusta mga bro at welcome na welcome ka lagi dito sa Basketball PH Review. Maraming salamat sa pag-subscribe, sa pag-like at pag-share sa ating mga videos. Si Siam Saranya ang naglabas ng balita sa nakatakdang pagpirma ni Kai sa NBA G League Pro Program. Si Siam Saranya ay isang senior lead NBA insider, isa ring writer at analyst. Bata pa lang siya na maging isang sports writer. Nagtrabaho siya para sa Chicago Tribune para i-cover ang Chicago Bulls. At ang dahil sa kanyang mga scoops ay napansin siya ng Yahoo at nagtrabaho sa Yahoo Sports. At mula noon ay nagtuloy-tuloy na at naging konektado na mismo sa NBA. Kaya base sa kanyang mga credentials, siya ay isang legit na source. At ang dahil nga doon ay kumalat ang balita, hindi lamang sa Amerika at sa Pilipinas, pati rin sa ibang panig ng mundo. Bago pa inalabas ni Siam Saranya ang balita, ay nagbigay na ito ng clue sa isang podcast na may isang international prospect ang susunod. Yeah, so you know, from Jalen Green, Isaiah Todd, Dashian Nix, you're gonna break some news on this podcast. There's gonna be one more prospect here in the coming weeks that's also going to go around the same. Now, again, this could be a prospect anywhere in the world, right? So, let's keep that in mind. Ayon sa isang Pinoy sports columnist na si Homer Saison, si Siam Saranya ay napaka-legit na source. Pag may inilabas siyang balita ay 100% accurate. Agad tinanong ni Homer Saison ang East-West Private at ayon sa kanila ay wala silang alam sa balitang yon at walang nareceive na offer si Kai mula sa G League. Sa statement ng East-West Private ay kailangan natin maghintay ng official na statement. At isa nga po sa nakausap ni Kai ay si Coach Charles Chu. This is a huge development if it is true dito sa career ni Kai Soto. Charles, any thoughts on it? Well, very exciting. Caught me by surprise a bit. And I thought maybe he'd train one more year and look at other options. So when I heard the news, I sent a message. He said, yeah, wait for my announcement. Yun lang ang sabi niya. But I love Kai. He's such a great guy. So I'm very excited for him. I think he'll be able to hold his own naman dito sa G League. So you know, I'm just hoping for the best. Hopefully, he's still been able to work out there. Mukhang kampo na nga lang ni Kai ang iniintay na mag-announce tungkol sa kanilang desisyon.